Eto na naman po, pinakasikat na channel natin din to. Araling Pinoy, pasok na sa pinto. Lahat ng matutunan ay malaginto. Sari-saring bagay ba naman kasi ang nais mong malaman dito masaksi. Lahat ay importante, di maitabi. Balik na pang umaga sa iyong gabi. Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang po i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Maligayang pagdating sa pagtalakay ng taon ng dragon sa 2024 ayon sa Zodiac Horoscope. Ang mga dragon ay kilala sa kanilang kahanga-hangang lakas ng loob at determinasyon na makakatulong sa kanila sa pagharap sa mga hamon ng bagong taon. Dahil sa kanilang likas na karisma at kumpiyansa, madalas silang humantong sa pagiging leader at inspirasyon sa iba. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng dragon ay mayroong malikhain at mapanlikhang isip na nagbibigay sa kanila ng kakaibang perspektibo sa paglutas ng mga problema. Sila'y natural na masigasig at puno ng enerhiya na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magtagumpay sa maraming larangan. Sa kabila ng kanilang kadalasang pagiging ambisyoso, mahalaga rin para sa mga dragon na matutunan ang kahalagahan ng pagbabalanse sa trabaho at personal na buhay. Ang taon ng dragon ay isang pagkakataon para sa kanila upang ipakita ang kanilang kakayahan sa adaptasyon at malakas na kalooban sa gitna ng mga pagbabago. Sa taong ito, ang mga ipinanganak sa ilalim ng sign na dragon ay maaaring makaharap ng iba't ibang hamon at pagsubok. Ang bawat aspeto ng buhay, mula sa karera, pinansyal, relasyon, edukasyon, hanggang sa kalusugan, ay magkakaroon ng kani-kanilang mga dinamiko. Sa pag-unawa sa mga prediksyong ito, maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagtingin at paghahanda para sa darating na mga pagbabago. Ang mga sumusunod na detalye at halimbawa ay magbibigay ng karagdagang kaalaman sa kung paano haharapin ang mga posibleng sitwasyon sa taong ito. Sa pamamagitan nito, naway maging gabay at inspirasyon ito para sa mas matagumpay na pag-navigate sa taong 2024. Para sa pangkalahatang pananaw, ang 2024 ay itinuturing na taong ng dragon sa zodiac ng Chino. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng dragon, maaaring mas maraming balakid at pagsubok ang kaharapin kaysa karaniwan. Mahalagang maging maingat sa lugar ng trabaho at iwasang gumawa ng malalaking pagbabago. Sa halip, magtuon ng pansin sa iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkakamali. Sa aspeto ng karera, maaaring makaranas sila ng mga biglaang pagbabago na makakaapekto sa kanilang mga plano. Mahalaga ang mabilisang pag-akma upang maibalik ang lahat sa ayos. Maaaring mangailangan sila ng mas maraming pagsisikap upang magkaroon ng maayos na relasyon sa mga katrabaho. Halimbawa, isang empleyado na ipinanganak sa taon ng dragon ay maaaring makaranas ng hindi inaasahang pagbabago sa kanilang proyekto. Maaari itong maging isang biglaang paglipat ng departamento o pagbabago sa pamamahala. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga ang pagiging adaptable at ang pagkakaroon ng positibong pananaw upang matagumpay na makapag-adjust sa bagong sitwasyon. Ang isang profesional na dragon ang maaaring makatanggap ng oportunidad na makilahok sa isang malaking proyekto sa kanyang kumpanya. Mahalaga para sa kanya na gamitin ang kanyang likas na kasanayan sa pamumuno at pagiging malikhain upang mag-ambag ng makabuluhan at matiyak ang tagumpay ng proyekto na mag-aangat sa kanyang karera. Ang isang dragon na nagtatrabaho sa creative industry ay maaaring makaranas ng pagkaubos ng inspirasyon o creative block. Sa mga panahong ito, mahalaga ang paghahanap ng bagong mga inspirasyon at pagkuha ng sapat na pahinga upang muling ma-recharge ang kanyang pagkamalikhain na esensyal para sa kanyang profesional na paglago. Sa usapin ng yaman at pinansyal, hindi ito panahon para sa mga mapanganib na pamumuhunan. Mas mainam na pamahalaan ng mabuti ang kasalukuyang yaman upang matugunan ang mga pangangailangan. Kung kinakailangan, bawasan ang hindi mahahalagang gastos. Ang isang dragon ay maaaring makatuklas ng isang tila kaakit-akit na investment. Ngunit dahil hindi ito panahon ng swerte, mas mainam na mag-focus sa pag-iipon at paggastos ng makatuwiran. Sa pagbawas ng hindi kinakailangang gastos, tulad ng paglimita sa pagbili ng luho, mas mapapabuti nila ang kanilang pinansyal na seguridad. Isang empleyado na dragon ang maaaring magkaroon ng pagkakataon na lumipat sa mas mataas na posisyon na may mas malaking sahod. Subalit, mahalagang isaalang-alang niya ang mga potensyal na panganib at responsibilidad na kaakibat nito bago magdesisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang pinansyal na stress.
Isang negosyanteng dragon ang maaaring makatagpo ng isang oportunidad na palawakin ang kanyang negosyo. Dapat niyang timbangin ang mga benepisyo at mga panganib, at magplano ng maingat upang maiwasan ang labis na pagkalugi at masiguro ang matatag na paglago ng kanyang pinansyal na kalagayan. Narito naman ang horoscope para sa relasyon, para sa mga walang asawa. Hindi inirerekomenda na maglaan ng sobrang oras sa paghahanap ng pag-ibig ngayong taon. Sa kabilang banda, ang mga nasa relasyon ay dapat maging tapat sa kanilang kapareha at maglaan ng mas maraming oras para sa kanila upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa usapin ng relasyon, isang taong dragon na naghahanap ng pag-ibig ay maaaring makaramdam ng pagkadismaya kung hindi niya makita ang tamang tao ngayong taon. Sa kabilang banda, ang mga may asawa ay kailangang maglaan ng oras para sa kanilang kapareha, tulad ng pagpaplano ng mga regular na date night upang mapanatili ang sigla ng kanilang relasyon. Sa larangan ng edukasyon, maaaring makaharap sila ng mas maraming hamon. Huwag panghinaan ng loob. Harapin ito ng matapang at patuloy na mag-aral ng mabuti. Sa ganitong paraan, posible pa rin na makamit nila ang magagandang marka sa mga pagsusulit at makagawa ng progreso. Sa larangan ng edukasyon, ang isang mag-aaral na dragon ay maaaring makaharap ng mga komplikadong proyekto o mahihirap na pagsusulit. Mahalaga ang patuloy na pag-aaral at paghingi ng tulong kung kinakailangan upang mapanatili ang kanilang performance sa eskwelahan. Sa kalusugan naman ng mga dragon sa 2024, ang hindi magandang kalooban ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Mahalaga ang pag-aaral na ayusin ang kalooban ng mabilis at sundin ang isang malusog na pamumuhay. Dapat ding mag-ingat ang mga bata kapag naglalaro. Maaaring makaranas ang isang dragon ng stress dahil sa trabaho o personal na buhay. Maaari itong magdulot ng pagkapagod o kawalan ng tulog. Mahalaga ang regular na ehersisyo, pagkakaroon ng sapat na pahinga, at ang pagkain ng balansing dieta upang mapanatili ang magandang kalusugan. Sa pagtugon sa mga hamon na ito, ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng sign ng dragon sa 2024 ay maaaring makahanap ng mga paraan upang malampasan ang mga ito at magkaroon ng mas matagumpay at masaya na taon. Sana'y maging puno ng kaligayahan, pagmamahal, at kapayapaan ang inyong tahanan sa pagpasok ng bagong taon. Hiling ko na ang bawat hamon na inyong kakaharapin ay maging daan patungo sa mas malalim na pag-unawa at personal na pag-unlad. Naway maging inspirasyon ang mga pagbating ito sa pagtanggap ng bagong taon na may pag-asa at positibong pananaw. Kung nagustuhan niyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-share sa iyong mga kaibigan. Maaari niyo rin kaming suportahan sa pamamagitan ng pagpindot ng thanks na nasa baba ng videong ito. Happy New Year! Karating Pilipino, malupit yan. Likat ating samahan, si Ate Vivian. Kaya naman, una, sulyak malupit. Kabalaran mo dito nakadikit. Araling Pilipino, likat dito. Nakalaan lahat ng paborito. Una, sulyak malupit. Pag napanood, di na pagpapalit. Makinig na